dala. Oo. Basta pag matatapos na daw po yung proyekto, uwi na lang daw po siya. Problema nyo. Problema? Ha? Problema? Ha? Nabang ka? Ha? Simon. Lando, andito na ako. Ano nangyari sa'yo? Ha? Sino may gawa niyan? Pagtripan lang po ako ng mga klase ko, ma. Sino mga klase? Dapat sinabi mo sa'kin nang napuntahan kita sa eskwelahan. Sino tumulong sa'yo, mga teachers? Nalaman ba nila yan? Wala, ma. Wala naman nakakita eh. Eh, pupuntahan ko mga magulang niya, mga kaklase mong yan. Magre-reklamo ako. Ma, huwag na. Pag nagreklamo ka, wala rin mangyayari. Baka balikan pa ako ng mga yun. Pero anong klaseng mga bata yan? Bakit ganyan kabayulente? Ha? Ma, sulat ba yan galing kay Papa? Ah, hindi. Sulat ko to para sa tita mo. Ah, anong gusto mong ulam mamaya? Ha? Gusto mong mag-adobo ako? Ma, si Papa. Tagal na hindi nagpadala ng sulat sa atin. Eh, kasi anak, alam mo namang mahirap yung sitwasyon niya sa Amerika. Alam mo namang TNT siya dun eh. Eh, ba't hindi siya umuwi? Makahalat naman siya ng maayos trabaho dito nga, di ba? Kasama pa niya tayo. Ni minsan nga, hindi ko siya nakausap eh. Tuwing tumatawag siya, lagi akong wala. Na hindi ko nga alam kung paano siya kumontakin eh. Sayaan mo. Kapag sumulat siya uli, o kaya tumawag, sasabihin ko sa kanya na gusto mo siya makausap. Ha? Dapat nakita mo sila, ma. Lamang pa rin ako. Ibig mo sabihin, lumabang ka? Siyempre po, ma. Ang dami nila eh. Sinira nga po yung telepono ko. Kailangan ko lagyan ng rubber band. Para gumana po. Sige na, sige na. Basta kung po pwede lang, lalayo ka sa basag ulo, ha? Opo, ma'am. Ha? Hindi baling tawagin kang duwag, basta lumayo ka sa basag ulo. Intindihan mo? Opo, ma'am. Ayoko makita na sasaktan ka. Malayan. Ate, soft drinks po. Ate, yosin muna, ako na. Apat. Magaling naman ipagbasagan, ha? Pero may gagaling ka pa. Sinasabi mo? Salamat. Ay, tayo makapagsuntuhan no isang araw dun sa tatlong kulukoy na yun. May gagaling ka pa, basta may magturo sa'yo. Hindi ako naghahanap ng basag ulo. Yosin. Alam mo, dito sa lugar natin, basag ulo maghahanap sa'yo.
Kawawa ka kung walang poprotekta sa'yo. Sesya na, pero sino ka ba? Bloodhounds. Alam mo yung grupong yun? Akin yun. Sumali ka sa amin, sagot ko lahat na mag-agrabyado sa'yo. Hindi ko kailangan tulong ng grupo mo. Kaya ko yung pagtanggol yung sarili ko. Kailangan ba akong malaman, Ma? Totoo ba po yung sinabi ni Tita? May ibang pamilya si Papa? Huwag mo nang isipin yun. Sagutin mo lang po yung tanong ko, Ma. Totoo ba ang may ibang pamilya si Papa? Oo, meron. Pero anak, anak, hindi na importante yun, anak. Importante sa akin yun, Ma. Kung ano-ano yung tinatanim nyo sa utak ko. Keso, binibigyan niya tayong pera para hindi ako tumigil sa pag-aaral. Saan mo ba inakuha yung pera niya, ha? Sa kanya ba talaga yun? Kaya pala, hindi ko siya nakausap miski isang beses. Dahil niloloko niyo ako buong buhay ko. Alam ba niya? Alam ba ng tatay ko na anak niya ako? Alam niya. Alam niya. Hindi na lang niya tayo nadadalaw. Dahil nga may pamilya siya. Anak, patawarin mo ko. Kasi ako ang nagdesisyon na huwag nang magkaroon ng connection sa kanya dahil nga sa pamilya niya. Kasi alam ko naguguluhin nila tayo kapag ipinagpilitan kong magsama kami ng Papa mo. Desisyon ko na lumayo sa... Eh, paano ako? Basta-basta kayo magdedesisyon na huwag ako magkatatay? Napakamakasarili mo. Teka. Saan pupunta? Oo. Oh. Ha? Simpulan mo nga ngayon ulit. Masasakot yun eh. Kasi yata mabubugo ulit eh. Labang ah? Ha? Ha? Labang ah? Partida kayong tatlo ah. Yabang nito ah. Kapwenta mo eh. Ano? Ha? Papakala kayo ano? Galis! Ha? Mangyan sa atin. Mabuti binili mo sa akin na darating ka. Mga loko tao dyan sa looban eh. Nabili na kita kagad.
Oh, pabago mong tahanan. Simple lang kami dito, laging masaya. Para magkakapatid, walang gulangan. Kung anong baho ng isa, baho ng lahat. Pero tanda mo, buong buhay kang poprotektahan ng grupo. Mga brad, si Lando. Bago natin kagrupo. Lando! Dito ka, dito ka! Alagaan nyo, kinakabahan eh. Lando! Huwag kang mag-alala. Poprotektahan ka ng grupong to. Lalo na ni Sky. Poprotektahan ka niyan. Tatay natin yan eh. Kinatanda mo pa ako. Dahil magulo ang isip noon ni Lando at dahil na rin sa paulit-ulit na panggugulo sa kanya ng ibang estudyante, agad na sumapi si Lando sa isang gang na pinangungunahan ng isang nagngangalang Sky. Pero hindi birong hirap ang pinagdaanan niya bago siya tuluyang nakapasok dito.